isang tambak na talo na naman mga bro para sa barangay Hinebra sa kamay ulit ng MVP team. Hinebra may bad news. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So matapos matambakan ng TNT Tropang Giga itong Barangay Hinebra mga bro, isang tambak na talo na naman sa kamay ng Meralco Bolts. No coach Team Con pa rin pala sa laban na ito mga bro, kaya mahirap talaga ito para sa Barangay Hinebra. Hindi nga nakapaglaro itong si Arvin Tolentino, kaya bawas na nga agad sila ng isang offensive player. First quarter pa lang mga bro, hirap na nga makasabay itong opensa ng Barangay Hinebra. Naka small ball lineup nga itong Barangay Hinebra mga bro, kung saan pinagsabay nga ng maaga sina L.A. Tenorio, Scotty Thompson at Stanley Pringle. Ginawang advantage nga ito ng Meralco Bolts mga bro, kaya maagang nakaalagwa itong mga kuryente. Mapapansin talaga natin na parang hindi pa 100% itong si Stanley Pringle mga bro, at parang takot pang sumalaksak, which is ito nga ang kanyang paboritong gawin dati. Nag-commit rin ng sandamakmak na turnovers itong Barangay Hinebra at naiko-convert naman ang Meralco Bolts sa puntos mga bro. May isang sequence pa nga na galit itong buong Barangay Hinebra bench dahil may isang foul nga kay Nards Pinto na hindi tinawagan ng mga referee kahit klarong-klaro yung foul. Well, para sa akin mga bro, masakit talaga yun para sa Barangay Hinebra dahil naghahabol nga sila at posibleng ang magpapaiba ng momentum ang bawat posisyon. Kaya sayang pa rin talaga yun. Pero ika nga nila, breaks of the game. Hindi rin madali maging isang referee kapag ganun ka-intense ang laban. Samantala, bad news nga para sa Barangay Hinebra ang pagkakatalo na ito mga bro, dahil nawala na nga sa kanila ang chance na mag number 2 sa team standing. Nawala na nga sa kanila ang twice to beat advantage sa quarterfinals. Pero still secured naman na sila sa playoffs. Hindi talaga maganda ang laro ng Barangay Hinebra sa laban na ito mga bro. Nagkaroon nga sila ng maraming turnovers at wala gaanong ball movement. Pati rotation ng mga player mga bro ay hindi rin talaga maganda. Dahil pagdating nga sa dulo, mapapansin mo talaga sa mga key player ng Barangay Hinebra na pagod na sila. Yung Jason David pinaglaro lang ng ilang minuto, kaya hindi talaga makabuelo. Malaki sana ang advantage ni David kapag nabibigyan ito ng magandang minuto, dahil may height advantage nga ito sa kanyang posisyon. Kayo mga bro, anong masasabi nyo tungkol dito?